What's up mga tropa pips, ako si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisperer at ito ang aking reaksyon sa pagkamatay ni Chow King na isang Chow Chow sa isang pet hotel. The first time na narinig ko ang kaso ni Chow King o tawagin natin si King ay galing sa aking dating estudyante na meron din isang Chow Chow na namatay din sa kamay ng dog trainer na ito. It turns out na ang biktima ay nag-online consult pa sa akin nung panahon ng pandemic. So it's a small world mga tropa pips, maliit lang ang mundo ng pag-aaso dito sa Pilipinas. Napag-alaman ko galing sa mga victims ng dog trainer na to na ginagamit pala ang pangalan ko at sinasabing nag-train daw siya under me. Unang-una, hindi ako nakikisaw-saw sa issue, kaya ako nagsasalita dahil nadawit ang pangalan ko dito. Gusto ko lang pong linawin sa lahat, hindi ko siya trainer. Never ever siya nag-train under me. Isang beses ko lang po nakita yung taong yan. At yan ay nung nagpa-picture siya sa akin nung nasa isang event. Hindi po ako connected in any way sa kanya. Pangalawa, kaya ako nagsasalita kasi naawa ako sa mga aso at sa mga dog owners na nagiging biktima ng dog training facility at ng pet hotel na ito. Ito ang istorya ng may-ari kay King. At around 9 a.m. nag-collapse sa cage si King. Past 10 a.m. nadala na si King sa vet and dead on arrival ang declaration ng vet sa kanila. Pinanecropsy nila si King and it revealed na namatay si King due to heat stroke. Binord si King dito sa pet hotel na to kasi as advertised daw, naka 24/7 daw yung air condition. Pero biglang inamin ng trainer na to na pinapatay daw ang aircon kapag naglilinis sila. Hindi pwedeng maglilinis ka na nandun din yung mga aso. Alam nyo bakit? Yung mga chemicals na gagamitin yung panlinis dun sa aso. Let's say, meron kang Sonrox o detergent o kung anuman. Kung gagamitin mo yun tapos nandun din yung mga aso, masakit yan sa ilong nila. Pwede nyo namang palabasin yung mga aso. Kumuha ka ng tao na nandun sa isang space na may ventilation, merong tubig na para hindi uminit yung katawan nila. And sabi daw sa necropsy, healthy dog si King. Bakit namatay si King kung maayos naman ang kalusugan niya? Ito ang mga rason kung bakit na heat stroke ang isang aso. Na-expose siya sa sobrang init na environment. Pangalawang rason ay sobrang strenuous yung activity na binigay sa kanya. Mga tropa pips, kapag ang core body temperature ng aso ay lumampas na sa 41 degrees Celsius, ito ay papunta na sa heat stroke. So para mapaabot mo sa 41 degrees Celsius ang core body temperature ng isang chow chow, napakadelikado nito. Bakit? Kasi makapal yung balahibo nila. Tapos brachycephalic pa sila. Ibig sabihin nun, flat face sila and mas mahihirapan silang huminga. Nire-regulate ko yung exercises na binibigay ko sa kanila at hindi pwedeng strenuous. Hindi rin pwede ilalakad mo siya ng tanghali na o kaya mainit na. Normally, dapat ang ina-advise ko dyan mas maaga, 5 a.m., 6 a.m., para makapag-exercise ng mabuti yung chow chow and dalilimit mo yung chances na magkaroon ng heat stroke. May mga aso na nahi-heat stroke kahit may nakatapat na electric fan, kahit nasa labas sila na mas may ventilation. Pero kung nasa isang lugar na nasa cage yung aso, walang ventilation, patay ang aircon, mas dumodoble, tumitriple yung chances na mag-heat stroke yung mga aso mo. Hindi natin pwedeng sabihin na bakit yung chow chow lang yung na-heat stroke tapos yung ibang aso na nandoon na hindi na-heat stroke. Probably because mas natotolerate nila yung init, but that chow chow can't tolerate the heat. So you cannot apply yung sinasabi mo na okay lang patayin ng aircon dun sa chow chow dahil okay din lang naman sa iba. Hindi ganun yun. Bawat aso may kanya-kanyang kapasidad at bawat aso merong kanya-kanyang pangangailangan. Dapat kapag nag-train ka ng aso, alam mo yung limitations and capacity ng tinetrain mo na aso. Hindi pwedeng basta-basta na lang. And in addition to that, alam mo rin dapat magbasa ng body languages nila and yung mga signs kung nahihirapan na ba sila, kung malapit na ba silang ma-heat stroke, dapat doon tinitigil mo na. Isa yan sa responsibilidad ng pagiging magaling na dog trainer. Kailangan isinasaalang-alang mo yung kapakanan ng mga aso na hinahandle mo. Itong trainer na to ay hindi man lang nag-issue ng apology. Alam ko may mga nakapag-screenshot na gumawa siya ng statement tungkol dun sa nangyari, pero
parang napupunta pa yung blame dun sa dog owners. Para sa akin, hindi ko ma-blame kasi yung dog owners kasi wala sila dun eh. Ikaw yung binayaran para pangalagaan yung aso nila, para i-make sure na pagbalik nila maayos yung aso nila. Tapos ang dadatnan nila ay patay na yung aso. Nag-explain siya ng kung ano-ano. Tapos in the end, hindi mo maramdaman yung remorse. Walang sinseridad. Parang ayaw niyang akuin yung kasalanan or yung pagkakamali na nagawa nila. Siya yung may-ari ng facility, cargo niya, lahat ng nangyayari doon. Tapos nung nag-post yung may-ari ni King, lumabas na pati yung ibang mga victims. Nagsalita na yung mga ibang victims na nagpa-board sa kanya, nagpa-train sa kanya. May mga aso na paglabas dun pet hotel ay madumi, mabaho, payat. Paano nangyari yun? Dapat sana hindi mo na hinayaang humantong sa ganito. Yung mga taong nagtitiwala sa'yo and pinagkakatiwala sa'yo yung aso ay nagiging biktima ng pet hotel at dog training facilities ninyo. Nung namatay si King, ino-offeran daw sila ng bagong tuta. Hindi mo man lang naisip yung sakit and yung pain, yung dinadamdam ng mga may-ari ni King. Papaltan mo lang ng bagong tuta. Ano yan? Cellphone na nawala? May emotional attachment yung mga may-ari dyan. Hindi na yung gastos sa pagpapakain, pagpapatrain, pagpapaboard, shampoo, lahat ng yan, vet. Hindi na yun munang isipin mo. Ang isipin mo yung emotional attachment nila. Diba sinasabi mo? May video kang lumabas, sinasabi mo na magaling ka sa human relations. Eh bakit ang daming taong nagagalit sa'yo? Lalo na yung mga clients mo na nagagalit sa'yo. Lalabas mo pa na ikaw yung humihingi ng simpatya? May common sense ka ba? Galing mismo sa bibig mo. Sinabi mo may mga namamatay habang nagtitraining sa'yo. Tapos, anong susunod mong sasabihin? Ah, karapatan niyo pong magdemanda. Kasi judge naman, tsaka abogado yung kapatid at tatay ko. Nananakot ka? Parang ang nangyayari, isa ka pa sa nagpapalaganap ng nepotismo dito sa Pilipinas. Yung mga injustices because may mga connection-connection. Public servant yung tatay mo, idadamay mo sa kalokohan mo. Kung anak kita, malamang, baka natakwil na kita dahil sinisira mo yung pangalan natin. Instead na magpakumbaba ka, aminin mo ang kasalanan mo, gawin mo lahat para ease yung pain na nararamdaman ng mga nabiktima mo, sila pa yung bineblame mo na keso hindi maganda yung line ng aso, keso agresibo yung aso, keso hindi nagugupitan, keso, puro ka kesong ganyan. Huwag kang luminya dito sa dog training o kaya sa pet hotel kung puro keso lang ang alam mo. Tuwing may mga pangyayaring ganito, tapos ikikibit-balikat na lang natin, hindi na matitigil to. Sigurado ko, mauulit at mauulit pa rin yan. Nung una, akala ko, yung naging estudyante ko lang ang naging biktima. Ngayon, after so many years, doon ko nalaman na ang dami na palang pangyayaring ganito sa pet hotel na yan at doon sa dog training facility na yan. Sa dami-dami ng nabiktima mo, hindi ka pa din natuto. Right now, all the victims, the dog owners na naging client mo at na biktima mo, they are grieving, they are stressed out, and you are doing nothing. How can you say you are good sa human relations? You are doing nothing. Hindi, meron pala. Nagmumol tour ka, nagmumol show ka, nagbibidyo-bidyo ka, kung ano-ano. Yun ang ginagawa mo. Kesa asikasuhin mo yung mga kliyente mo na nabiktima mo. Nasaan ang remorse doon? At ito pa ang pinakaayaw ko doon sa video na napanood ko. Nung sinabi mo na namamatay habang nagtitraining sa'yo, parang normal na sa'yo. Parang normal na sa mukha mo. Wala nang pagkahabag, wala nang remorse. Do not normalize the death of dogs while training or inside your pet hotel. Patuloy ka pa rin. Sa lahat po ng mga naging kliyente nito at kinuwento na naging trainer ko siya or nag-train siya under me, salamat po at hindi kayo nagalit sa akin. Para naman sa lahat ng mga biktima ng dog trainer na to, I feel so bad that you and your dogs have to undergo the pain that you are suffering right now.
the deaths, the sickness, the injustices, I am with you. I don't want this to happen to anyone ever again because it is unfair. It is really unfair. Whatever I can do to help you to find justice, to help you ease your pain, let me know.